Welcome sa inyo, mga bata! Halina at simulan na natin ang pag-aaral. Magandang araw, mga bata! Kamusta kayo muli? Nagagalak ako at nakikilala mo na ang mga lugar at bagay na nakikita sa paaralan, silidaralan at komunidad. Alam kong handang-handa ka na sa susunod nating aralin. Ngayong araw, ating aalamin ang pagsabi na hindi nagbabago ang mga bagay kahit nag-iiba ang ayos nito. Handa ka na ba sa ating bagong aralin? Halina't simulan na natin. Subukin natin. Kaya mo na bang magbilang? Bilangin mo nga ang daliri sa iyong mga kamay. Ngayon, tutulungan kita. Sabayan mo ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mahusay, mga bata! Tuklasin natin ang pagsabi na hindi nagbabago ang bilang ng mga bagay kahit nag-iiba ang ayos nito. Sa araling ito ay matututunan mo na ang bilang ng isang set o grupo ng mga bagay ay hindi magbabago kahit ibahin ang pagkakaayos ng mga ito. Mga bata, sa tulong ng iyong magulang o guardian ay kumuha kayo ng popsicle stick o kahit anong counters na meron sa inyong tahanan. Gayahin ang gagawin ko. Unahin natin gumawa sa unang hanay. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sa pangalawang hanay naman, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ilan ang mga ito? Ilan naman ang nasa pangalawang hanay at sa unang hanay? Sa tingin niyo, pareho ba ang bilang nila? Tama, mga bata! Pareho ang bilang sa unang hanay at pangalawang hanay. Ngayon ay paghiwa-hiwalayin ang popsicle stick sa pangalawang hanay. Gayahin ito. Ngayon ay bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pareho pa rin ba ang bilang nila? O dumami ang pangalawang hanay? Tama! Pareho pa rin ang bilang nila. Mahusay, mga bata! Mga bata, ulitin natin ang gawaing ginawa natin kanina. Ngayon naman ay kumuha ng malinis na takip ng konti o kahit anong counters na pwede niyong gamitin. Ayusin ito katulad ng aking gagawin. Ngayon ay bilangin natin ang unang hanay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon naman sa pangalawang hanay. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ilan ang takip sa unang hanay? Lima, tama. Ilan ang nasa pangalawang hanay? Tama ulit, lima. Ngayon,
Mga bata, baguhin naman natin ang ayos ng takip sa pangalawang hanay. Gayahin nito. Bilangin natin ang takip na magkakalayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pareho pa rin ba ang bilang nito? Tama, pareho pa rin ang bilang nito. Mas madami ba o mas kaunti ang bilang ng mga ito? Tama kayo, dahil ang bilang sa unang hanay ay pareho sa pangalawang hanay. Mahusay mga bata! Suriin natin. Ngayon ay bibilangin natin ang mga bagay na nasa loob ng kahon. Pareho ba ang bilang ng mga tatsulok sa bawat kahon kahit magkaiba ang ayos nila? Tingnan natin. Sa unang kahon, ang bilang nito ay 6. At sa pangalawang kahon ay 6 pa rin. Magkaiba lang ng ayos, ngunit pareho pa rin ng bilang. Ngayon ay susubukin ko ang kakayahan mo kasama ng iyong mga laruan. Kunin mo ang iyong mga paboritong laruan at ayusin ito ng pahalang. May ipapakita akong mga laruan. Laro ang kotse, laro ang bola, laro ang drums. Ngayon, ilan ang iyong laruan? Bilangin natin. 1, 2, 3. Ngayon naman, ibahin natin ang ayos ng mga ito. Laro ang bola, laro ang drums, laro ang kotse. Ilan ang iyong laruan? Bilangin natin. 1, 2, 3. Pareho pa rin ba ang dami nito? Tama! Pareho pa rin ang dami. Pinag-iba-iba lang ang kanilang mga pwesto. Mahusay mga bata! Pagyamanin natin. Gawin ang mga sumusunod gamit ang mga iba't ibang bagay sa bahay. Ihanda na ang inyong mga gamit. Kumuha ng 3 sipit at ayusin ito ng mahiga. Ilan ang bilang ng sipit? 1, 2, 3. Ngayon ay ayusin ang mga sipit ng patayo. Bilangin ulit ang sipit. 1, 2, 3. Nagbago ba ang bilang ng sipit kung iniba natin ng ayos? Hindi. Dahil pareho pa rin ito ng bilang. Mahusay mga bata! Ngayon naman, ihanda ang mga piso. Kumuha ng 5 bariyang piso. Ayusin ito ng magkakadikit. Ilan ang bilang ng bariyang piso? 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay ayusin ang bariyang piso ng magkakalayo. Bilangin ulit ang bariyang piso. 1, 2, 3, 4, 5. Nagbago ba ang bilang ng piso nung iniba natin ang ayos? Hindi. Pareho pa rin sila ng bilang. Mahusay mga bata! Kumuha ng 6 na krayola na iba-iba ang kulay. Ayusin ito na magkakalayo. Ilan ang bilang ng krayola? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon ay
ito ng magkakadikit. Bilangin ulit ang Crayola. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nagbago ba ang bilang ng Crayola nung iniba natin ang ayos nito? Hindi, dahil pareho pa rin ang kanilang bilang. Mahusay mga bata! Kumuha ng 8 lastiko. Ayusin ito at bilangin. Ilan ang bilang ng lastiko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon ay ibahin ang ayos ng lastiko. Bilangin ulit ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagbago ba ang bilang ng lastiko nung inibang ayos nito? Tama mga bata! Pareho pa rin ang bilang nila. Kumuha ng 10 maliliit na bato. Ayusin ito at bilangin. Ilan ang bilang ng maliliit na bato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon ay ibahin ang ayos ng mga bato at bilangin muli ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Nagbago ba ang bilang ng mga bato? Hindi! Dahil pareho pa rin ang kanilang bilang. Mahusay mga bata! Isa-isip, batay sa iyong mga ginawa, nagbago ba ang bilang ng mga bagay kapag iniba ang ayos nito? Tama! Hindi ito nagbabago ng bilang. Sa tingin mo, bakit pareho pa rin ang bilang kahit iniba ang mga ayos nila? Sabihin ito sa inyong mga magulang. Isagawa natin. Mga bata, ngayon ay gawin ang mga sumusunod gamit ang mga iba't ibang bagay sa bahay. Una, kumuha ng 4 na kutsara at ayusin ito ng pahiga. Ilan ang bilang ng kutsara? Ngayon ay ayusin ang mga kutsara ng patayo. Bilangin ulit ang kutsara. Nagbago ba ang bilang ng kutsara nung iniba mo ang ayos nito? Sana ay nagawa mo!